Part 26. Nagising ako kinabukasan na narito na ako sa aming silid mag-asawa. Napangiti na lang ako nang maalala kong nangyari sa amin kagabi. Lalo na nang maalala ko yung singsing na ibinigay nito sa akin, kasabay ng muli nitong pagpo-propose ng kasal. Marahan kong hinaplos ang singsing na nakasuot sa aking daliri. Saka ko to bahagyang dinampian ng magaang nahalik at muling napangiti. Ngunit agad na paangat ang mukha ko nang bumukas ang pintuan ng aming silid at bumungad ang aking asawa na may dalang tray at may lamang mga pagkain. Habang kagat-kagat naman ito ang tangkay ng isang pirasong rosas. Napangiti na lang ako sa itsura nito. "Good morning, baby! Breakfast in bed!" Masigla nitong sabi. "Thank you po, asawa ko!" Sagot ko naman at saka ko ito mabilis na hinalikan sa labi. "That's enough, baby. Dahil baka hindi na naman ako makapagpigil ay, ikaw na naman ang aking gawing pagkain. Hmm? Sabagay, pwede rin naman. Masarap ka kasi. Yung masarap na hindi ko kailanman pagsasawaan." Malanding sabi nito, sabay kindat pa sa akin. Nahampas ko naman ito ng marahan sa balikat dahil sa kung ano-ano na naman ang mga sinasabi nito. Dahilan naman para mapahalak ka kito. Nagsimula na kaming kumain ni Luke, habang paminsan-minsan ako nitong sinusubuan. "Where's Lucas, Luke? Hindi yata ako ginising ng anak natin this morning ah." Tanong ko rito nang maalala ko bigla ang aming anak. "He's with his mama. Maagang dinaanan dito ni Mama Sheila. Susunduin daw sa airport sina Victor at Myra." Sagot naman ni Luke. Nakaramdam naman ako ng excitement. Dahil sa kaalamang narito na uli sina Kuya Victor at Ate Myra mula sa naging bakasyon ng dalawa mula California. Nag-celebrate kasi ang mga to ng anibersaryo ng kasal. 10 taon na rin ang mga to nagsasama ng masaya at walang nagiging problema. "Ganun ba? Hindi ka ba papasok sa opisina?" Tanong ko rito. "I'll go, wife. Pero syempre, pagkatapos na kitang pakainin." "Hmm?" Malambing nitong sagot. Napangiti na lang ako sa pagiging sweet nito sa akin ngayon. Hindi na rin nagtagal at nag-asikaso na rin si Luke papasok sa opisina dahil nakailang tawag na rin ang sekretarya nito. Hanggang sa tuluyan na nga tong umalis at kami na lang ni Manang Sylvia ang naiwan dito sa bahay. Dahil kasama ni na ma'am si Ate Sarah dahil kay Lucas. 2 taon na kasi si Lucas at talagang may kalikutan na rin ang aming anak. Luke's point of view. Nandito ako sa opisina ngayon at hindi na sana muna ako papasok. Pero para bang ayaw kong umalis sa tabi ni Lizelle. Napakiramdam ko para akong naaadik sa presensya nito. Na gusto kong lagi na lang nasa tabi at laging kayakap. Kaso, umaga pa lang, wala nang tigil ang tawag ni Ann para sa mga meeting na dapat kong puntahan. Na ilang beses ko na nga namang naipakansel. Isa pa tong si Clinton. Darating daw ngayon at may mahalaga raw kaming pag-uusapan. Napabuntong hininga na lang ako at muling nagpatuloy sa trabaho. Ngunit nang napatingin ako sa aking relo eh, saka ko lang napansin, ilang minuto na lang pala at sasapit na rin ang lunch. Kaya naisip kong tawagan na muna si Lizelle. "Hi babe, napatawag ka, may problema ba?" Agad tanong ni Lizelle nang sagutin ito ang aking tawag. 2 ring pa lang. "Nothing baby, I'm just checking on you. How are you? Have you eaten your lunch?" Sagot ko rito at narinig ko pang mahina nitong pagtawa na para bang kinikilig. "Not yet, babe. Cause I'm waiting for your call." "But now, yes po, kakain na po ako, asawa ko. And thanks for checking on me. I love you, asawa ko. Mwah!" Sabi nito at agad na lang nawala sa kabilang linya. Napahalakhak na lang ako sa nagiging reaksyon ng aking asawa. Oo, medyo may mga pagbabago sa ugali nito. Nagiging moody ito. Pero ang higit na nagustuhan ko sa pagbabagong yun ay lalo tong naging malambing. Napailing na lang ako nang ibaba ang aking cellphone sa gilid ng aking table. Naagaw naman ang aking atensyon sa pintuan ng aking opisina. Nang bumukas iyon at bumungad si Clinton na may seryosong itsura. Napakunot naman ang aking noo dahil sa pagtataka. Hindi kasi ganoon ang aura nito sa tuwing pupunta rito. Kaya alam kong may seryoso itong pakay ngayon. "Anong meron? You look so serious." Puna ko rito na napansin ko pa ang pagbuntong hininga nito.
Yeah, it's very serious matter. And this is about Juancho and Sandra. Seryoso nitong sabi. Huh? What about them? Nagtataka ko namang tanong. We have already obtained all the evidence against Juancho. And the next day, we will conduct the entrapment. And about Sandra, nakita ng ilang tauhan ko na hawak na ito ni Juancho. Dahil nakita raw nilang kinakaladkad ng ilang tauhan si Sandra, papasok ng warehouse. Isa pa, mukhang wala ng interes si Juancho kay Sandra. Dahil kitang-kita raw ng mga tauhan ko kung paano saktan si Sandra. Pero dude, ang ipinag-aalala ko lang, inireport sa akin ni Ed na iniutos sa kanya na itumba ka at lahat ng mahal mo. Nag-aalala ko para sa kaligtasan ng mag-ina mo. Seryoso nitong sabi na ikinabilis naman ang tibok ng aking puso dahil sa takot na aking naramdaman para sa kaligtasan ng aking mag-ina. Shit! Mariin kong mura, kasabay ng pagkuyob ng aking mga kamao. Nagdagdag na ako ng mga tao sa bahay niyo at may ipinasok na rin akong security guard na kasama ni Mang Noel para agad makapag-report sa akin kung lalabas si Princess. At may mga tao na rin akong inilagay na magbabantay sa bawat kilos ng asawa mo. Kinausap ko na rin sina Vince at Victor about this at naglagay na rin sila ng proteksyon para sa pamilya nila. Ganun na rin kina Tito Jaime. Hindi natin alam kung kailan at anong oras kikilos si Juancho. Bukod kasi kay Ed, may ilang tauhan pa rin daw si Juancho na pinakikilos na ipapatay. Sabi nito, ngunit muli akong nagsalita, kaya napatigil ito. How's Sandra right now? Seryoso kong tanong. Mahigpit din daw ang pagbabantay ni Juancho kay Sandra. Pero sinabihan ko na si Ed na tutukan niya ng paningin si Sandra. Kung magkagipitan at malagay na rin sa alanganin si Sandra, kumilos na sila. Since bilang na rin ang maliligayang araw ni Juancho. Order kasi sa amin, dead or alive. So, we don't have a choice. Sagot naman ni Clinton. Sa dami ng sinabi nito, hindi ko alam kung anong dapat kong sabihin. Halo ang nararamdaman ko ngayon. Galit, pag-aalala, at higit ang takot. Agad kong kinuha ang aking cellphone at tinawagan ang cellphone ni Lizelle. Ngunit ilang ring na ay hindi pa rin ito sumasagot. Hanggang sa natapos na lang ang pagring ay hindi nito sinagot. Sinubukan ko ulit, ngunit hindi pa rin ito sumasagot. Hanggang sa umabot ng 5 beses ang pagtawag rito, ay hindi pa rin talaga sumasagot. Kaya naman ganun na lang matinding kaba na bumalot sa aking sistema. Fuck! Damn it! She didn't answer my calls. Mariin kong sabi sa kabila ng matinding kaba na aking nararamdaman. Pagkatapos ay sinubukan kong tumawag sa telepono sa bahay. At ilang ring pa lang ay may sumagot na ng aking tawag. Yes, Manang Sylvia? Where's Lizelle? Agad kong tanong nang mabusesan kong si Manang Sylvia ang sumagot. Ay iyo, mga 10 minuto nang nakakaalis. Nagmamadali nga at baka raw di na siya makaabot sa tanghalian mo. Ipinagluto ka kasi ng paborito mo. At dyan na rin daw siya kakain ng tanghalian. Para raw may kasabay ka. Teka, may problem. Sabi ni Manang Sylvia. Ngunit di ko na pinatapos pa ang sasabihin nito. At agad akong napatayo. Na ikinagulat naman ni Clinton. Fuck! Umalis daw ng bahay si Lizelle at hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Fuck! Shit! Damn it! Kinakabahan kong sabi. I'll call Ed. Sabi nito. Pero bago pa man ito mapindot ay bigla na ring tumunog ang cellphone nito na agad rin naman itong sinagot. Yes, Ed? What? What? Bullshit! Okay, send me the location. Now! Sigaw ni Clinton na lalo ko namang ikinakaba. What's going on? Tell me, what's going on? Kinakabahan kong tanong rito. Nag-utos na raw si Juancho na unang ipapatay si Lizelle at sa iba ipinagawa ni Juancho dahil nakatunog na raw ang gagong yun sa aking mga tauhan. Dahil nahuli daw na tinutulungan ni June na ilabas si Sandra. Sagot naman ni Clinton at mahahalata na rin dito ang pagkabahala. Damn it! Damn it! Damn it! Malakas kong mura. Pagkatapos ay dinampot ko ang aking cellphone at susi ng kotse. Saka nagtatakbo palabas ng aking opisina at naramdaman ko naman ang pagsunod sa akin ni Clinton. Hindi ko napinansin pa ang pagtawag sa akin ng aking sekretarya at agad pumasok ng elevator.
Wala bang alam ang mga tauhan mo na nakalabas na ng pamamahay ang aking asawa? Bullshit! Galit kong tanong kay Clinton nang makalabas na kami ng elevator. Ngunit hindi na ako nito nagawa pang sagutin nang biglang sabay tumunog ang aming cellphone na agad ko namang sinagot at inilagay sa loudspeaker nang makita kong pangalan ng asawa kong tumatawag. LD! Someone follow! Ah! Tanging nasambit nito at pagkatapos ng pagsigaw nito ay isang malakas na waring pagsabog ang narinig namin ni Clinton. Fuck! Hello! Lizelle! Dammit! Lizelle! Where are you? Lizelle! Halos sigaw ko sa kabilang linya. Ngunit wala na akong nakuhang pagtugon sa aking asawa nang tuluyan na nga nitong nawala sa kabilang linya. Sa takot at kaba na aking nararamdaman ay agad akong sumakay sa aking kotse at ganun din naman ang ginawa ni Clinton. Ngunit pinalipat ako nito sa kabilang side at ito na lang daw ang magmamaneho. Dahil nakatanggap na daw siya ng tawag sa tauhan nito na natuntun na ang lokasyon ng aking asawa. Ngunit hindi pa man kami nakakaliw mula sa aking kumpanya ay bigla nang may nagpaputok sa aming sinasakyan. Fuck! Dude, yuko! Sigaw ni Clinton na agad ko namang sinunod. Dahil wala rin naman akong hawak na armas, kita ko tong nakikipagpalitan ng putok habang nagmamaneho na lalo ko namang ikinabahala dahil may posibilidad na lalo kaming mapahamak. Kaya kinuha kong manibela habang ito naman ay mabilis na nakaikot sa likod at saka nito inasintang driver ng kotse na sumusunod sa amin. Isa hanggang dalawang putok ay nagpagewang-gewang na ang isang kotse na sumusunod sa amin. Subalit di pa nagtatagal ay may bago na namang kotse ang nagpapaputok sa amin. Hanggang sa naramdaman kong binangga ang aming kotse at muli kong narinig na nagpaputok na uli si Clinton. Habang ako naman ay hindi ko na alam kung saan isusuot ang aking kotse dahil sa dami ng mga kotseng nasa kalsada. Na ilan na rin ang nadadamay sa kaguluhang to. Hayop ka, Miller! Uubusin ko talagang bala ko sa'yo! Hayop ka! Sigaw ni Clinton at muli nitong dumungaw sa bintana ng kotse at muling nagpaputok. Napasunod naman ang aking tingin sa kabilang kotse na patuloy kaming ginigit-git at nakita kong ang si Wanchong sakay ng kotseng yun. Kaya naman lalong umusbong ang aking galit. Kaya habang nakikipagpalitan ng putok si Clinton, ay nakikipaggitgitan naman ako ng kotse sa kotseng minamaneho ni Juancho. Dammit! Wala nang lulusutan, dude! Sigaw ko naman at lumingon sa akin si Clinton habang nagpapalit ng bala. Shit! Kumanan ka! Call Ed and send our location! Sigaw namang sagot ni Clinton at ginawa ko naman hanggang sa sinagot na rin ni Ed ang aking tawag at sinabi ko kung nasaan kaming lugar. Ilang minuto lang ay sumalubong na rin ang mga tauhan ni Clinton. Ngunit bago yon, ay ilang putok pa munang pinakawala ni Clinton hanggang sa tuluyan na ngang bumangga sa isang poste ang sinasakyan ni Juancho. At sa lakas ng impact ay nagpagulong-gulong pa muna ito bago tuluyang tumigil. Habang ang mga tauhan naman ni Clinton ay patuloy pa rin nakikipagpalitan ng putok sa ilang natitirang mga tauhan pa ni Juancho. Lumapit sa amin si Ed at kinausap nito si Clinton. Nakita ko ang pagseryoso ng mukha ni Clinton at napahawak pa ito sa ulo. Saka lumingon sa akin na agad naman akong kinakabahan sa naging reaksyon nito. Kaya lumapit na rin ako para alamin kung anong nangyari. Why? What happened, Clinton? Agad kong tanong. Ngunit hindi ako agad nito sinagot at agad akong inayang sumakay ulit ng kotse. Sumunod naman ako agad. At bago pa lang kami makaalis ay nagdatingan na rin ng ilang mga pulis at NBI. Habang nasa biyahe ay lalo ko lamang nararamdaman ang matinding kaba na hindi ko maintindihan kung bakit. Dahil kakaiba ang kabang aking nararamdaman na ganitong ganito rin ang aking nararamdaman nung nalaman kong nasa bingit na ng kamatayan ng aking asawa. Where's my wife, Clinton? What did he say? Sabi ko rito. Ngunit nananatili lamang na nakatuon ang mga mata nito sa kalsada na para bang wala itong naririnig o dahil sa wala akong planong sagutin. Kaya naman lalo akong nakaramdam ng takot. I'm fucking asking you, dude! Where's Lizelle? Ano ba sinabi ni Ed? Galit kong sabi rito. Bumuntong hininga muna ito bago ako sinagot at bahagya lang ako nitong nilingon. They found Lizelle's car. Pero sunog na raw ang kotse ng
abutan nila at may nakita raw na katawan ng isang tao sa loob kasama ng kotseng nasunog. But that could not be identified dahil halos hindi na raw makilala. Seryosong sagot ni Clinton na ako naman ay hindi agad nakakibo at para bang bigla akong tinakasan ng aking kaluluwa dahil hindi agad na proseso ng aking utak ang mga sinabi nito. Napatulala na lang ako sa kalsada at tanging ibinulong ko na lang sa aking isip ay sana hindi iyon si Lisel na sana buhay ang asawa ko. Ilang sandali pa'y naramdaman kong tumigil na ang kotse sa isang liblib na lugar na ipinagtaka ko naman kung papaano at bakit nakarating sa ganitong lugar ang kotse ng aking asawa kung ang sinabi ni Manang Sylvie ay pupuntahan ako sa opisina. Dude, tawag sa akin ni Clinton nang makaikot na sa aking bahagi at saka nito binuksan ang pintuan ng kotse. Bumaba naman ako at sumunod rito hanggang sa sinalubong na nga ako ng isang pulis at may mga itinanong na ilang mga katanungan. Ngunit hindi na ako sumagot at dumiretso na lang sa isang bangkay na nakahiga sa semento habang may nakataklob na kumot. Nilapitan ko to at agad na inalis ang telang nakatakip dito. Kitang-kita kong isang sunog na bangkay na agad naman akong napaatras at napaupo sa semento dahil sa gulat na aking nararamdaman sa itsura ng bangkay na sunog na sunog at para bang sinasabi ng aking isip na hindi ito ang aking asawa. Ngunit nang makita ko ang kanang kamay nito na may nakalawit na parang kwintas ay napatayo akong muli at lumapit. Saka ako sinubukang hilahin ang waring kwintas sa kamay ko. At nang tuluyan ko nang ang mahila, ay ganun na lang ang aking naramdamang takot, kaba, sakit at ang pakiramdam na hindi ko kayang tanggapin o hindi ko matanggap nang makita at makilala kong kwintas na yun. Dahil kwintas yun ni Lizelle. Kwintas yun ng aking asawa na ako pa mismong nagbigay noong pangalawang araw nang makabalik na uli rito sa Pilipinas. Kilalang kilala ko ang bagay na yun. Ngunit wari namang hindi ko matanggap na ang sunog na katawang nasa aking harapan ay katawan ng aking asawa. No! Hindi yan ang asawa ko! No! Lizelle! Baby! Hindi! Lizelle! Hindi! Sigaw ko kasabay ng aking paghagulgol habang yakap-yakap ko ang kwintas na nakuha ko sa kamay ng sunog na bangkay. Naramdaman ko naman ang paglapit sa akin ni Clinton at pagtapik sa aking balikat. Dude, tell me, she's not my wife, diba? Hindi siyang asawa ko, diba? Sabihin mo, dude. Sabihin mo. She's not her. She's not my wife, diba? Hindi siya yan. Sabi ko rito sa pagitan ng aking paghagulgol at pagsigaw na wala na akong pakialam sa kung ano ang itsura ko ngayon. Dahil nangingibabaw sa akin ngayon ay ang matinding sakit at takot. Niyakap naman ako ni Clinton at bahagyang tinapik ang aking balikat. Nalalo ko lamang ikinahagulgol. Be strong, dude. Mahinang sabi naman ni Clinton. Ngunit patuloy lang ako sa pag-iyak habang nananatiling nakalugmok sa simento nakatabi ng isang sunog na bangkay na sinabi ng kwintas na ito ay ito ang aking asawa. Sir Oxford, I'm sorry, but we need to take the body to the morgue for more further investigation. Rinig kong sabi ng isang officer kay Clinton. Okay, susunod na lang kami. Thank you, Chief. Rinig kong sabi naman ni Clinton hanggang sa naramdaman ko na ang pag-alalay sa akin ni Clinton na makatayo at muli akong inakay pabalik ng sasakyan. Habang nasa biyahe, patuloy lang sa pag-agos ang aking mga luha habang nakatulala lang sa unahan ng sasakyan. Dahil aaminin kong hindi pa rin maproseso ng aking utak ang pangyayaring ito. Ilang sandali pa'y nakarating na rin kami ng headquarters. Nakaalalay lang sa akin si Clinton hanggang sa nakapasok na kami sa loob. Sinalubong naman kami ng isang officer at may mga iniabot ito kay Clinton na ilang mga gamit na narecover sa pinangyarihan ng insidente. Sir Oxford, eto na po yung mga bagay na narecover at kinikilalang pagmamayari ng bangkay na nakuha sa loob ng sasakyan. Kung may iba pa po kayong mga katanungan, puntahan nyo na lang ho ako sa opisina. Sabi ng isang officer, pagkatapos ay iniabot kay Clinton ang gamit na narecover
na nakalagay sa isang plastic habang nasa loob ng isang maliit na kahon. Tumango lang si Clinton, saka naman ito sumaludo kay Clinton. Hindi nagtagal ay iniwan na rin kami. Inalalayan naman ako ni Clinton pagpasok sa isang silid, saka ako pinaupo. Pagkatapos ay iniabot nito sa akin ang ilang gamit na nakuha sa nasunog na sasakyan. Kita ko ang cellphone at bag ni Lizelle na hindi gaanong nasunog dahil ayon sa mga report, mga 5 hakbang daw mula sa nasunog na kotse ay natagpuan ang bag at cellphone nito. Habang nakatitig sa bagay na yon na pag-aari ni Lizelle ay muling umagos ang aking mga luha hanggang sa tanging pagyakap na lang sa mga gamit ng aking asawa ang aking nagawa sa mga oras na yon. Sobrang sakit na halos hindi ko alam ang aking gagawin. Gusto kong sumigaw at magwala at sabihin hindi iyon ang aking asawa. Pero heto at nasa aking harapan, sa aking mga kamay ang mga bagay na nagpapatunay na iyon ang aking asawa dahil sa mga gamit itong natagpuan sa nasunog na sasakyan. Hanggang sa hindi ko na nakaya ang sakit at tuluyan na nga akong nagsisigaw at nagwala sa maliit na silid na yon. Ah! Ang sakit, dude. Ang sakit. Sobra. Bakit kailangan umabot sa ganitong lahat? Okay, Nay. Masaya na kami. 2 taon na kaming masaya ulit mula nang mangyari ang pagsubok sa amin. Lalo na kay Lizelle. Pero ngayon, eto na naman. At sa pagkakataong to, hindi ko kaya, dude. Hindi ko kayang tanggapin. Kulang pa eh. Kulang na kulang pa yung mga panahon na patuloy akong bumabawi sa kanya. Kulang pa, dude. Kulang na kulang. Bakit nangyari to? Kasalanan ko lahat, dude. Kasalanan ko. Kung sana mas tinuon ko lang ang buong attention ko at oras sa aking asawa noon. At hindi na ako nakialam pa sa buhay ni Sandra. Hindi sana mangyayari ang lahat ng to. At hindi sana madadamay ang aking asawa. Kasalanan ko ang lahat ng to, dude. Ako ang pumatay sa asawa ko. Ako ang pumatay kay Lizelle. Ako! Sabi ko, sabay ng aking pagwawala at pagsigaw habang patuloy ang aking pag-iyak. Nahinayaan na lang naman ako ni Clinton sa pagwawala kong yon, na marahil ay para maibsan din ang sakit na aking nararamdaman. Son, hindi mo man lang basisilipin ang asawa mo, kahit man lang sa huling lamay. Si Lucas hindi mo pa rin napapansin. Rinig kong bumuntong hininga muna si Mom bago muling nagsalita. Alam ko, anak. Alam ko kung gaano kasakit para sa iyo ang lahat ng to. Kung gaano kasakit ang mawala ng asawa. But please, son, you need to be strong for Lucas. He needs you. Huwag mo naman sanang hayaan na maramdaman ng anak nyo na pati ang ama niya hindi na rin niya nararamdaman. Naaawa na rin kami para sa anak mo. Dahil simula nang iburo lang asawa mo, ayaw nang aalis sa tabi ng mami niya. Lagi niyang tinuturo ang larawan ng ina niya. Please, son. Napahagulgol na lang ako pagkatapos ng mga sinabi ni Mom. Hindi ako makasagot o tamang sabihin na simula nang mawala si Lizelle ay nawala na rin ako ng gana sa lahat ng bagay. Na kahit ang makipag-usap o magsalita ay waring hindi ko na rin kaya. Na para bang kahit ang dila ko ay umurong na rin. At simula nang iburo lang aking asawa, ay wala na akong ginawa kundi ang uminom dito sa silid namin habang yakap-yakap ang larawan ni Lizelle. Ni hindi ako pumupunta sa lamay nito o kahit man lang ang sumilip sa coffee nito. Dahil aaminin kong hanggang ngayon ay hindi ko pa rin matanggap. At sa 3 araw na yon, kahit ang aming anak na si Lucas ay hindi ko kayang tingnan. Dahil lagi ko lamang naaalala ang lahat ng aking mga pagkukulang, ang aking mga pagkakamali. Lalo na ang dahilan kung bakit ito nawala. Nawala ito dahil ako ang dahilan. Ako ang naglagay sa aking asawa sa kung saan at ano ang kinalalagyan nito ngayon. Ako ang may kasalanan at walang araw o oras na hindi ko sinisisi ang aking sarili. Kahit pasabihin nilang lahat na walang dapat sisihin sa pangyayaring ito. Dahil ito ang kagustuhan ng Panginoon. Pero hindi ko pa rin matanggap sa sarili ko.
na ako ang dahilan ng lahat. Ako, at ako lang. Naramdaman ko ang pagyakap ni Mom at ang pagtapik ni Dad sa aking balikat. Ilang sandali lang ay bumitaw na rin si Mom mula sa pagkakayakap sa akin. Saka tumayo, habang nananatiling nakataon pa rin ang tingin sa akin ni Mom at Dad. At ako naman ay hindi ko alam kung papaano ko pa patitigilin sa patuloy na pag-agos ang aking mga luha. Alam niyo bang sila lang babaeng matagal nang gumugulo sa aking isip? Ang babaeng palagi kong napapanaginipan simula nang magising ako, mula sa ilang taong kong pagtulog. Alam niyo bang siya rin ang dahilan kung bakit pinilit ko rin gumising mula sa mahabang panahon na pagtulog kong yon? At alam niyo rin bang sa lumipas na 11 taon, siya na ang nagmamay-ari ng aking puso, na siya lang ang tanging babaeng pinagkatiwalaan ko na humawak at magmay-ari ng aking puso at ng buong ako? Ang babaeng nagpatibok sa aking puso nang unang beses ko pa lang siyang makita? Ang babaeng nagturo sa akin at nagpakilala kung ano bang ibig sabihin at nagpatunay kung ano ang salitang pag-ibig? At nagturo kung paano magmahal nang walang hinihinging kapalit? Alam niyo bang lahat ng yon? Hindi, di ba? Hindi niyo alam ang lahat ng yon. Kaya sabihin niyo sa akin ngayon kung paano ko bumangon at paano ko babangon. Sabihin niyo sa akin kung paano ba dapat o kung saan ako magsisimula. Kung sa bawat kilos at galaw at tingin ko sa kahit sa ang sulok ng bahay na to ay walang ibang naaalala ang aking isip kundi si Lizelle lang, ang aking asawa lang. Sigaw ko habang humahagulgol. Nasa tuwing maaalala ko ang aking asawa at ang katotohanang sumasampal sa akin na wala na to, ay nagnanais na rin lang akong mamatay. Lalo na kung may isip kong dahil sa akin at ako ang may kasalanan ng lahat. Kung bakit nangyari yun kay Lizelle, kung bakit siya nawala. Sobrang sakit. Lalo na pag naiisip kong tinanggalan ko ng karapatan ng aking anak na lumaking walang makikilalang ina. Nalalaki itong walang inang mag-aaruga, lalong higit ang pagmamahal ng isang ina na dapat nitong maramdaman ay hindi na nito mararanasan pa. Muli akong tumungga ng alak, ngunit hindi ko na nagawa pang ubusin pa dahil biglang inagaw na ni Dad ang bote ng alak at saka nito ibinato sa pader. At sa pagkakataong yun ay ramdam kong kahit ito ay nagagalit na rin sa aking inaasta dahil para na nga namang wala na akong pakialam sa aking paligid. Mabuti pa yung nararamdaman mo, inaalala mo at bine-baby mo. Pero ang nararamdaman ng anak mo, hindi mo naiisip na mas kaawa-awa yung kalagayan ng bata? Na dapat ngayon, ikaw ang nasa tabi. At dinadamayan din ang kalungkutan ng iyong anak. Pero hindi. At eto ka. Sarili mo lang iniisip at iniintindi mo. Oo, 2 taon pa lang si Lucas. Pero matalinong anak mo. At sa edad niyang yan, kahit papaano, naiisip niya na rin ang mga nangyayari. Kaya kung hindi ka pakikilos dyan, baka sa huli pagsisihan mong muli kung pati ang anak mo mawala na rin sa'yo. Galit na sabi ni Dad, saka ako tinalikuran at hinila na rin si Mom palabas ng silid naming mag-asawa. Nang tuluyan ng sumarang pintuan, ay muli akong nagwala na para bang sa ganoong paraan ay mauubos ang lahat ng sakit at bigat na aking nararamdaman. Pagkatapos ay dahan-dahan na nga lang akong napahiga sa sahig at hinayaan ko lang na patuloy umagos ang aking mga luha. Lumipas ang mahigit 2 oras ay nagdesisyon akong pumunta sa huling lamay ng aking asawa na para masilip man lang to kahit sa huling pagkakataon. Tama si Ma'am, eto na yung huling araw na makakasama namin ang aking asawa at huling araw na masisilayan namin. Oo, tama sila na may anak pa ako. May anak pa akong dapat intindihin at mas dapat pagtuunan ng pansin at pagmamahal. Hindi yung nakapokus lang ako sa sakit at paghihirap ng kalooban na aking nararamdaman. Pagkapasok ko sa funeral home kung saan nakaburo lang aking asawa, ay sinalubong na ako agad ng aking anak nang makita ko nitong papasok.
Hindi ko napigilang hindi muling tumulo ang aking mga luha nang makita ko ang inosenteng mukha nito ay puno ng kalungkutan. Nasa murang edad nito ay nararamdaman na ang sakit kung anong pakiramdam ang mawala ng isang ina. Daddy! Sigaw ni Lucas habang tumatakbong papalapit sa akin na agad ko naman itong sinalubong. Pagkatapos ay kinalong saka ako niyakap ng mahigpit at para bang doon ako makakakuha ng lakas. Muli akong nagpatuloy sa paglakad papalapit sa coffin kung saan nasa loob ng bagay na yon ang aking asawa. Habang lumalakad papalapit sa aking asawa ay rinig ko sa aking paligid ang ilang mahihinang pag-iyak. Daddy, why does mommy take so long to wake up? Hindi po ba siya hihirapan sa tulog niya? Gisingin natin siya, Dad. Baka gugutom na si mommy eh. Inosenteng sabi ng aking anak. Dahilan para muli akong mapahagulgol. Mommy won't wake up anymore, buddy. Dahil kasama na niya si God. Humahagulgol kong sabi. Ngunit naramdaman ko naman ang paglapit ni Mommy Sheila at marahang kinuha si Lucas mula sa akin. At sa pagkakataong yun ay kinuha ko ang larawan ng aking asawa na nasa ibabaw ng coffin nito. At doon na ako tuluyang napaubob habang patuloy pa rin sa paghagulgol. I'm sorry, baby. I'm sorry. I'm sorry hindi man lang kita naprotektahan. I'm sorry kung hindi man lang kita natulungan ng araw na yon. I'm sorry kung nahuli ako ng dating. I'm sorry, wife. I'm so sorry, Lizelle. Humahagulgol kong sabi hanggang sa nakaramdam ako ng maihinang pagtapik sa aking balikat at saka ito nagsalita na alam kong si Daddy Vicente yon. Maaaring huli na ang lahat dahil nangyari na at hindi na maibabalik pa ang buhay ng aking anak ng iyong asawa. Pero isa lang ang ipapakiusap ko sa iyo na sana kahit sa apo ko na lang ay magampanan mo ang pagiging isang mabuting magulang o ama para sa kanya. Kagaya ng kung papaano ipinaramdam ng asawa mo sa inyong anak ang sobra-sobrang pagmamahal at pag-aaruga. Nang sa ganun ay matuwa pa rin ang aking anak kung saan man siya naroroon ngayon. Mahinahong sabi ni Daddy Vicente at tanging tango lang ang aking naitugon. Madilim na kalangitan at malamig na simoy ng hangin ang saksi sa matinding sakit na aking nararamdaman sa aking puso at sa buong pagkatao. Habang pinanonood ang dahang-dahang pagbaba ng coffin ni Lizelle sa malalim na hukay ng lupa. At sa utay-utay na pagbaba nito ay siyang utay-utay na ring pagkadurog ng aking puso. At nang tuluyan na nga itong maibaba sa ilalim ng hukay, ayun na rin ang tuluyang pagkawasak at pagkamatay ng aking puso. Nasa libing nito ay isinama ko na ring ilibing ang aking puso na walang ibang minahal at minamahal kung hindi si Lizelle lamang, ang aking asawa lamang, na kahit kailan ay hindi na magagawa pang magmahal. Mahal na mahal kita, baby. At sa araw na to, isasama ko sa iyong hukay ang pagmamahal kong iyon. Ang pagmamahal na wala nang iba pang mamahalin at aasaming makasama kundi ikaw lamang. Hindi man tayo pinagkalooban ng magkasama pa ng mas matagal at mahaba pang panahon. Pero isa lang ang aking hinihiling sa Panginoon. Na sana ay muli niya tayong pagtagpuin sa pangalawang pagkakataon o sa pangalawang buhay man natin at muling ibigay sa atin ang karapatan at pagkakataong yun na wala ka man pero pinapangako kong ikaw at ikaw pa rin ang mamayari ng aking puso. Mahal na mahal kita, Lizelle. Mahal na mahal. At maghihintay ako sa araw na yon. Sa araw na muli niyang ibigay sa atin upang muli tayo magkasama. At sa araw na to, tulungan mo akong makayanan ang lahat ng to. Makayanan tanggapin na hindi na kita makikita at makakasama. At tulungan mo akong muling may pagpatuloy ang aking buhay.
Dahil aaminin kong sa mga oras na to, hindi ko na alam kung papaano pa ako babangon. Ngayong wala ka na at hindi na muli pang babalik sa akin. Tulungan mo ko, wife. Tulungan mo akong maging matatag na sana'y makayanan ko pa rin ang lahat ng to. Bulong ko sa aking isip habang nananatiling nakatingin sa coffin nito. Napigilan ko man ang pagtulo ng aking mga luha ay hindi ko pa rin magawa dahil sa kusa pa rin nag-aalpasa ng mga likidong yun mula sa aking mga mata na kahit ang mga tao ngayong naririto ay puno rin ng pagdadalamhati na kahit ang aking anak na wala pang muwang ay mababakas ang matinding kalungkutan at sakit sa mga mata nito. Na kahit ang pagtulo ng mga luha sa mga mata nito ay patuloy pa rin sa pagdaloy. Daddy, why are they doing like that to Mommy? Mommy might die. Daddy, because she may not be able to breathe. Bad sila, Daddy. They want Mommy to die. Umiiyak na sabi ni Lucas nang makita nitong dahang-dahan ang tinatabunan ng coffin nito sa ilalim ng hukay. Ngunit hindi ko nagawa pang sagutin ang mga sinabi nito dahil naramdaman kong kinuha na ito ng aking mga biyanan. At inaya na rin akong umalis dahil hindi na raw dapat pang hintayin ng tuluyan pang matapos ang pagtatabo ng lupa sa coffin nito. Ngunit hindi ako umalis sa aking kinatatayuan kahit ang gumalaw man lamang. Nanatili lamang akong nakatayo sa tapat ng hukay at pinapanood lamang ang mga lupang dahang-dahang tumatabon rito habang patuloy pa rin sa pag-agos ang aking mga luha. Dude, we need to go. Baka lalo pang lumakas ang ulan at tayo na rin lang pati ang naririto. Let's go. Mahinang sabi ni Clinton sa aking tabi na hindi rin talaga ako nito iniwan. Ngunit hindi pa rin ako kumilos at patuloy pa rin pinanonood ang pagtatabo ng lupa sa coffin ng aking asawa. Hanggang sa tuluyan ng atong natabunan ay siya namang kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan. Kasabay rin ng malalakas na kulog at kidlat na sumabay sa pag-agos ng aking mga luha na parabang pati ang mga ito ay nakikidalamhati sa kung ano ang aking nararamdaman, kung ano o kung gaano kasakit ngayon ang nangingibabaw at bumabalot sa aking puso at buong pagkatao. Dahil ito na ang katotohanang talagang wala ka na. Ang katotohanang wala ka na sa aking tabi. At kailanman ay hindi ko na makakasama pa o kahit ang makita ko man lamang. Mahal na mahal kita, asawa ko. Mahal na mahal. Mahinang sabi ko, pagkatapos ay tuluyan na akong hinila ni Clinton papasok ng kotse at wala na akong nagawa kung hindi ang magpatianod na lang dito na parabang robot